In the first place, bakit ba tayo nag-i-import ng aso sa ibang bansa? Because we are dog lovers. Naglaan tayo ng hard work money para makuha natin yung breed na gusto natin. Kasi we are not the source. Hindi tayo yung source ng mga aso na yan na gusto natin. So we have no choice but to import them. Kasi gusto natin sa iba't ibang reason. Yung maraming pera, maybe status symbol. Maybe nag-import sila dahil yun ang gusto ng puso nila. Sa mga breeders naman, nag-import sila para makakuha ng quality ng genes na para ma-develop kung ano man yung existing nating mga dogs dito at magkaroon tayo ng sariling bloodline. Eventually, kung imposible man, at least we are trying na someday maging source tayo ng mga quality dogs na yan na ini-import natin. Kapag nagkataon, this could be the biggest scandal sa dog world, especially sa dog breeders world. Makausap natin si Marvelous Alejo. Siya po yung may-ari ng Marvelous Post para sa kanyang panig naman. Magandang hapon po, Marvelous, ma'am. Hi, Sir Raffy. Hello po. Good afternoon. Good afternoon po. Ito po'y kaugnay sa reklamo pong natanggap namin mula kay Jocelyn at Carla, yung mga customer niyo po. Opo. Na bumili po ng aso ninyo. Ano po inyong reaksyon doon sa sumbong laban po sa inyo, ma'am? Actually po, sorry po, last time hindi na rin ako nakapagsalita kasi ngayon lang po talaga ako yung parang na-aware pa sa lahat na nangyayari. Ngayon, before pa lang po ako nagbenta sa kanila, sabi ko na sa kanila, meron po warranty yung mga dogs ko. So, whatever happens to the dog, papalitan ko yan or whatsoever. Kahit pa sabihin pa nilang namatay after 6 years, bibigyan ko sila ng ibang aso. Ganun po yung warranty ng Marvelous Post para maalagaan ng mga customers. Ngayon, what happened to Miss Jocelyn Ison, yung dog niya dumating po ng June 6. Ngayon, para mag-warrantin po sa akin yung aso mabuti, para malaman ko kung walang sakit, na-test ko po siya ng June 14, meaning 1 week more na po yung aso sa akin. Okay. Ngayon, nung pag-test po ng Marvo test kit, negative po, December test kit, negative po. Halos everyday po, nagbibigay kami ng video sa kanya na tumatakbo yung aso sa garden, kumakain na malakas, umiinom. Ngayon, June 17 po, bumiyahe yung aso. Ngayon, pagbiyahe sa kanila, di ayan po, na-receive na nila yung aso. So, wala naman silang sinabi sa akin anything na parang, uy, mamamatay aso or whatsoever. Ngayon, nagpirma na po sila ng warranty. June 18, nagsabi po sila sa akin na dehydrated daw yung dog. Sabi ko, naku, baka hindi na po nakakainom yun mabuti kasi nakastress ng travel. So, sabi nila, i-check daw ng vet nila. Sabi ko, opo, mas mabuti na i-check ng vet nyo kasi mas alam ng vet yan. Ngayon, nung tinest daw nila, sabi daw nila, may unclear line. So, sabi daw nila, distemper positive daw yung aso. Okay. So, sabi ko, worst case scenario po na mangyari, na ayaw ko man po, kasi naalagaan ko na yung aso eh. So, masakit na rin po sa akin. Pagdating po doon, sabi sa akin na yun na, distemper na. Sabi ko, man, worst case scenario, magpo-fall yan sa warranty ko. Ayaw ko man may mangyari kay baby. Magpo-fall sa warranty ko yan. So, papalitan ko yan. Ngayon, dumating yung aso, June 20, nag-text sila sa akin na namatay na daw yung aso. Sabi ko, ma'am, it's still under our warranty, na nakaka-crying face ako. Tapos, nung sabi nga nila, Marvelous, bata ka pa pala, ganyan-ganyan. So, I'll make sure na parang kakabutin to sa mga social media. So, ganun po talaga yung nila. So, ang ibig sabihin, ma'am, tinakot kayo para pagpirahan kayo, opo, ganun? Opo. Ganun ba? Para pagpirahan. Pero, kumbaga, syempre, tinakot na rin po ako nung nalaman na bata ako. Okay, so ibig sabihin, pinagsamantala ng pagiging bata niyo po, ma'am. Opo. Bakit nila gagawin yun, ma'am? Kasi po, sabi niya, uy, reliable seller ka pa naman, ang bata-bata mo pa pala, ganyan na yung ganyan. So, may mga screenshots po yun. So, ibig sabihin, ma'am, sinadya nila itong magsumbong or kasi nalaman nila na bata ka, vulnerable ka na may sumbong at masisira ka? Oo, yun na nga po. Sige po. Kausapin natin si Jocelyn. Ma'am Jocelyn. Hello, yes, good afternoon po. Sabi po ni Marvelous, sinabi mo sa kanya, bata ka pa, pinagsamantala mo na the fact na bata siya, tinakot-takot para magawa mo yung gusto mong gawin. Ano pong reaksyon niyo? Actually, sa totoo lang po, hindi ho ako mahilig sa social media, kahit sa mga Facebook at saka sa Instagram, sa totoo lang po. Sinabi ko po sa kanya, napakabata mo pa para magganyan ka. Kumbaga, ang ibig kong sabihin magganyan, mangloko siya. Mm-hmm. Dahil, ako lang naman po, ang hinihiling ko lang sa kanya is bakit ganun ang nangyari dun sa dog. Nung nandun po kami sa vet, pinatawagan ko po siya, ayaw niya pong sumagot. Sabi niya, text na lang po muna. Tapos yung shipper po na nagdala sa akin nung dog, sinabi na po sa akin na paakyat pa lang po sila ng Baguio, pinainom po nila ng 6 o'clock ng gabi ng gamot,
yung dog, tapos nanghihina, kumbaga nahuhulog na ho yung ulo, ganon. Kumbaga hindi na maitayo yung katawan ng dog. Siyempre, tinanong ko rin ho yung shipper, bakit naman kasi ngayon mo lang sinabi sa akin? Eh, ang sabi niya ho, gusto niya daw pong maging transparent. Natural, kami po, excited po kami na makita na rin po ang dog. At saka saan po naman kayo makakita na magdi-deliver po sila ng aso ng alis gis ng gabi, 10 okay. o'clock p.m. Na ang usapan po namin is 7 a.m. para at least may matawag po ako na vet na correct. Maaga. At makita po, ano talaga itsura ng aso? Okay. At makita po, opo. Kasi syempre kung alis gis naman na po ng gabi. Alanganing oras po? Wala na po akong alanganing oras na po yan at taga La Trinidad pa po yung veterinarian namin. Opo, sige po. Kaya hindi na po siya matatawag. Sandali po. Ms. Marvelous? Yes po. Ayan, yung pagkasabi pala sa iyo ni Ma'am Jocelyn, hindi yung dahil pagsasamantalang pagkabata mo, ang sinabi pala, kabata-bata mo pa, ito na yung ginagawa mo. Hindi parang po. Panulo ko. Una po lang po kasi sinabihan niya na ako na ang bastos-bastos mo, ang bata-bata mo pa, I'll make sure na dadaan daw ako sa kanin sa korte. Sabi ko nga po, sure ma'am, I already messaged my lawyer legally. Kung dadaanin niya po ako sa legal, okay lang po. Kasi sabi ko nga po, in good faith ko po pinadala yung aso. Ngayon may video din po sila everyday na everyday yung aso kumakain, naglalaro. So healthy po yung aso. But again, I'm willing po ako na i-settle. Sabi ko nga, pakalitan okay. yung aso. Kaso sabi niya po, gusto niya yung 1 million kong aso. Sabi ko, hindi naman po siguro worth na yung binayad niya po na 400 plus na para sa 1 okay. million. So, willing ka palitan yung aso. Kaya lang ang gusto ni Ms. Jocelyn yung 1 million halaga ng aso. Tama ba, Ms. Jocelyn? Hindi po yun. Naka-save din po sa akin yung mga conversation namin. Nag-text po siya sa akin. Ang sabi niya po is kung gusto ko nga daw hong palitan. Sa totoo lang po, sino naman po yung gustong magkagulo pa? Ang sabi ko naman po sa kanya, sige, okay lang, napalitan mo yung aso. Kaya lang, syempre, kahit pa paano, karapatan ko naman pong mamili kung ano po yung ipapalit. Okay. Ngayon po, tumingin po ako dun sa site niya, yung parang Giant Poodle Philippines. So, nakakita po ako ng mga dog. Tapos, sinend ko po sa kanya yung photo. So, bali tatlong dogs po yon. Ngayon po, yung sinend ko po na parang black and white, nakalagay din po dun sa site niya isa 850,000. Tapos yung isa po 580, dalawang 585 po yun. Tapos ang sabi niya po sa akin, masyadong 1 million daw po. Kaya sabi ko po, hindi na po. Kasi ano ho ba yung ginto na ho ba yung asong yun? At saka ang akala ko ho is magdadagdag pa po ako. Kumbaga up to the last moment po na pinagbibigyan ko po siya, ang ginagawa niya po is gaganyanin pa ako. Kahit pa paano, syempre, mamili po ako. Tapos nung sinend niya ho yung photos na naman, mukha naman pong askal yung ispapalit niya sa akin, kalbo. So, papaano naman po yun? Kahit naman na sino po, sinabi ko na lang po sa kanya na mag-usap na lang po sila ng lawyer ko. Okay. Ngayon, nag-usap po sila ng lawyer ko. Ang sabi daw po niya dun sa lawyer ko, papalitan niya po yung dogs, tatlong dogs po ang ipapalit niya sa akin. Kaya lang, alam niya rin naman po na nung una pa lang, ang gusto ko po is giant poodle. Tapos ngayon ho, papalitan niya ng tatlong dogs. Anong tatlong dogs po ang ibig niyang sabihin? Mayroon pala ganun tatlo, isa lang ang gusto niyo. Sobra-sobra na yung tatlo. Saka dapat ipalit yung mismong asong nawala. Di ba? Para hindi masakit. Giant poodle dapat kasama siya para siya mag-aalaga ng tatlo. At saka po, syempre kahit pa paano, bumibili po kami sa kanya. Yung quality po naman sana ang binabayaran. Huwag naman po sana yung ganun. Nagpadala po siya sa akin ng picture. Mukha pong askal yung ipapalik niya. 430,000 okay, askal. Ma'am Carla, okay. Sa kaso po ninyo ma'am, pakikwento ulit kay Ms. Marvelous, nakikinig siya. Paano ulit yung reklamo niyo, madam? Okay, so ang reklamo ko was I paid for a toy poodle. It's supposed to be a Nutella colored toy poodle. And I got it at 2 days after purchasing from her na dapat manggagaling from Vietnam. And it came to me in Kulaki at LS. Okay, hirap ang signal ni Ms. Carla. Ma'am Marvelous, ganito na lang po para maayos siguro ito na mabilisan. Baka pwedeng i-refund yun na lang po yung mga pera nila. Ano sa palagay nyo? Sabi ko po, actually Sir Raffy, nag-message na rin po kami nun kay Carla. Sabi po namin din kahit po sa lawyer niya, willing po kami mag-refund kahit dagdagan po ka po para sa dog food, sa keeping ng aso. So willing po kung dagdagan pa yung binayad niyang 70 plus. Ayun naman pala okay. Opo. Very good. Ma'am Carla,
Yes, Raffy, I can hear you now. Ibabalik daw po yung 70,000 plus dagdag pa dun sa mga nagastos yung sa dog food. So, okay na sa inyo yung refund. So, ganito, Raffy, no? After 3 months lang siya, we sent a lot of demand letters. Apo. After 3 months lang siya nagsabi na pwede mag-refund, which is just yesterday because we did the interview with Tulfo. So, right now, this is not already the issue of the money. The issue of the right now is so many victims are contacting me after this interview. Around 15 victims from Marvelous Boss with the same problem is asking for help. Around 200,000 to 600,000 damages each. So I just want to be here to be a voice for them. Because if Marvelous gives me a refund, how about the other victim who needs also the refund or needs the papers, original documents of their dog? Ibig sabihin po, ma'am, hindi niya natatanggap ng refund bagkus kayo po ay magpa-file na ng kaso sa korte laban sa kanya. Right now, Ms. Jocelyn Ison already filed an estafa case against Marvelous Boss. For me naman, this is really building awareness because every day I'm getting messages from victims already and I don't know what to do with all these complaints from the victims. Okay. So I need to have a channel to help them. Yes. Alright, so sige. So kayo po hindi tatanggap ng refund. Magdidemanda kayo ng staffa. Ito naman si Ms. Jocelyn. Ms. Jocelyn, willing na po i-refund yung pera nyo. Ganun din ba kayo tulad kay Ma'am Carla or pahayag na kayo tanggapin na lang refund para tapos ng problema nyo sa kanya? Ako naman po, kahit papaano, sino naman po yung may gusto ng gulo. Para po sa akin, sa totoo lang, kahit mag-refund na lang siya, wala naman din pong problema. Okay. Kumbaga, ayaw niya po kasing makipag-usap ng, kumbaga, kahit dun sa lawyer ko po, parang matigas pa rin po siya na parang ayaw nilang mag-refund. Wala pa po siyang sinasabi sa amin na magre-refund po. Okay. Kasi po, ang sinabi ko po sa lawyer ko, kung ganun po, hindi na po ako open sa amicable settlement. Pero kahit papaano, mahirap din po kasi yung mga gulo. Sa Apo. Totoo lang po, mas maganda yung tahimik, maayos din okay. po. Ma'am Marvelous, yung isa, ayaw po magpareglo. Yung isa, okay lang na i-refund mo para tapos na problema yung dalawa. So willing po ako na magbigay ng maraming options sa kanya para lang palitan yung aso niya. So hindi refund pala, ma'am. Bigyan mo siya ng option, palitan. Opo, maraming kaso ang gusto niya, ma'am, yung giant poodle. Kasi yun talaga ang reason kung bakit siya nagipag-transaction sa inyo in the first place. Because she wanted giant poodle, not any other dogs. Opo. Bakit sabi ko po, giant poodle po lahat ng pagpipilian nila. So pwede po sila po buha sa akin dito. Dalhin po nila yung vet nila. I assure them na help Okay. Okay, so Ma'am Jocelyn, giant poodle daw po ipapalit at magdala ka rin po ng inyong pet para examinin yung giant poodle na available ngayon sa kanya. Sir, madaling pikiin yung aso. Lalo na sa katulad ng client niya, pwede ka lang kumuha ng island born. Like, merong mga dogs na dekalidad pero walang pedigree, walang linyada. At yun ang nagmamatter. Hindi niya kayang palitan ng pera kasi mahirap talagang palitan ng pera kaysa sa aso. Aso, maraming diyang replacement. Ito po kasi, kahit naman po yung mamili pa kami o ano, nung last time, baka sabihin na naman po niya is baka mas mahal po daw yung pinipili ko. Siyempre kahit papaano, choice ko naman po siguro at tama lang naman po siguro na ako po ang mamili. Hindi po yung ipapadala na po niya yung mga photos. Na ipadala ko rin po yung photos na pinalaki ko po doon. Yung itsura po talaga nung gusto niya kong ibigay. Kaya kung ganyan din lang po, wag na lang po. Kasi pinagbigyan ko na nga po siya na sabi ko sa kanya na palitan na lang. Yung ipinapalit nga niya ho, hindi ko ho gusto. Okay, sige po. So in other words, pag hindi niya po mamaybalik yung eksaktong aso na gusto niyo, then either refund or kaso na lang. Opo. Okay, sige. Sandali po, hold muna, Ma'am Jocelyn. May bago tayong kumplainan, alias tamang to, dahil kapatid po siya ng isang sikat na artista, pero yung kapatid niya nag-utos sa kanya na magpag-usap na sa atin dahil para hindi maapektuhan niyo yung artista, baka maapektuhan niyo kanyang kontrata. Alias Ara na lang, kapatid to ng artista. Ara, magandang hapon. Hello? Mama, so yan. Good afternoon. Lumalabas so, na yung pagka-notorious. So, ma'am, bumili po yung inyong kapatid ng bulldog na sa halagang 205,000. Oh, actually, ako lang yung inutusa ng sister ko to buy kasi wala siyang time. So, ako talaga yung nakapag-transa. Opo. Alam so, naman, coincidence lang yan. Doon sa bulldog? Ang only concern ko lang naman is, same with Carla, actually. Dahil yung awareness lang na yung kine-claim niya na healthy daw yung dogs na binirelease niya. At saka
yung papers, wala pa rin pa kasi kami hanggang ngayon. Aha, walang binigyan ng papeles sa inyo? Wala po. At saka po, yung pagiging unprofessional lang mainly ni Marvel. Yun lang actually. Ano yung sabi na unprofessional, ma'am? Pagiging pagsagot niya po sa inyo. Kasi po napanood ko yung first interview nila Carla and Ms. John. Parang, I don't think if you're a seller, you should talk to your buyers that way. Kasi parang, alam niyo yung customer service at saka, ang nangyari kasi sa akin, nung nakausap ko si Marvel yun, ang sabi niya sa akin, madedeliver niya na yung dog in a week. October ako nagbayad. Okay. Tapos, nakuha ko yung dog first week of January. October, November, December, January. So, 3 months. Sandali po, mama, para may dagdag. So, yung aso po, pagdating sa inyo, ay sumusuka, payat, at walang import papers. Tama? Yes. In fairness naman dito kay Miss Marvelous, ano, marami siya mga customer ng mga artista. In fact, sa post niya, mga kilalang artista, in fact, mga politiko pa rin. Politicians. Yeah. Okay. Marami siya mga kilalang customer. Okay, meron pa tayo isang complainant, Odette, dalawa. Salamat po sa inyo, Ma'am Ara. So, wala kayong reklamo. Awareness na po sa inyo. And yung papeles po ng aso ko, aso namin, dahil wala kami any papers na okay. Talagang import siya. And okay, very well. Nasaan na po yung mga papeles ng aso? Import pedigree po kasi, sir, are minimum of 6 months to 1 year and even more. Lahat po yan dumarating dito sa Pilipinas via mail. So, import pedigree po ang tawag natin dyan. Lahat po yan dumadating lang po sa amin. So, hindi po namin... Teka muna. Ma'am, di ba dapat yung aso at saka yung papeles magkasama na yan pagdating ng Pilipinas? Hindi po sila same. I don't think so, ma'am. Ma'am, I'm not a dog breeder and wala akong alam sa pang-importation ng mga aso, pero sa akin lamang is common sense. Now, nag-import ka, kahit whether aso yan, kahit nagamit pa yan, pagdating ng Pilipinas, nung in-import na gamit o aso, kailangan kasama ng mga papeles. Ganun yan, ma'am eh. Ma'am, nagdududa tuloy ako na baka hindi na ma-import dito mga asong ito, kung hindi, kayo po yung local breeder, nagbe-breed lang kayo rito at palalabasin yung imported para mas mapamahal po yung presyo ng inyong pong mga binibentang aso. Ito, ma'am, meron pa isa, ma'am. Si Joyce Ramirez, bumili daw po ng 2 Pomeranian sa inyo, 240,000 noong 2017. Miss Joyce, dumarami ng mga reklamo. Ma'am Joyce, nagiginig po si Miss Marvelous. Ma'am Joyce, go ahead po. Okay. Ma'am Marvelous, ano naman po itong reklamo tungkol kay Joyce Ramirez? If ever po na yung pedigree po ang problem nila, lahat po kasi yan, sir, lahat yung old pedigree pa yan, nasa akin lang po. Pero yung mga import dogs po talaga, sir, meron po yan permit, meron po yung import documents. Ang sinasabi po nilang pedigree, kahit po magtanong po tayo sa mga kennel club, hindi po yun nai-issue agad. To follow po sila lagi lahat ng import pedigree. Oh, well, hindi ko na po alam yan. So, talagang totoo sinasabi niyo, hindi. Basta sa akin, pagkakalam ko, pag nag-import ka ng gamit, kung ano pa man yan, hayop, kasama na po yan. So, pagdating nung gamit, yes, nandun na yun. In your case, sabi nyo, to follow. Hindi ko maintindihan. But anyway, paano ito, ma'am? Dumarami yung pong nakapila po. Meron pang dalawang nakapila. Bakit po ang dami ng reklamo against you? Notorious! Sinasabi niya sa TikTok, yung sa Samal Salim, I think the problem was, sabi niya, lumaki daw yung aso. But sir, we cannot control how, ayoko na po manise. So, I cannot control how the owners would feed the dogs and how the owners would take care of the dogs. Even the vitamins itself could cause the growth of the dog. So, mahirap rin po yun. So, sabi ko naman po sa lahat ng buyers ko, kung ayaw nila, papalitan po yung aso. That's simple. Okay. Ito, may nagsabi ng netizen, mali. Dapat pag-ikap kung anong size niya, yun dapat talaga, sabi ni Princess. Hindi po. Even po yung mga vet, alam po yan na, even nga po yung mga vet, hindi alam nangyayari. Kapag talagang po yung feeding, even based on yung mga breeders ko po, pag breeders na po yung mga tanong nyo, malalaman po yung sagot na totoo. Ma'am Marvelous, kung isa lang ang nagreklamo o dalawa, medyo sabihin natin, baka hindi lang kayo nagkaintindihan. Pero kung 3, 4, 5, 6, 7, 8, ibang usapan na po yan. Marami na po nagreklamo against you. There must be something wrong. At yung pagkakamaling yun, nasa side po ninyo, hindi po nasa side ng mga customers ninyo. Yes, ano sa palagay niyo? Yes po, I admit naman po na pag sa pedigrees are nalilate po talaga, if that's their problem po at all. No ma'am, what I'm saying is, kung ang nagreklamo laban sa inyo ay marami na, ibig sabihin, kayo po talaga may problema. Hindi na po yung pedigree, yung papeles, etc. Hindi na yung customer ninyo, kundi kayo na. Kasi po, ang dami na nila, dumarami ng dumarami po. Sir, yung problem po sa kanila kasi are almost just the same eh. They're all missing po the pedigree. So, the pedigree... So, ma'am, was it explained to them? Did you explain it to them na? Yes po. Yung papeles ay darating after 6 months to follow? Opo, lahat po
kuya na-explain. Nahuli na po namin. Namin kung saan seller na binilhan yung bird ko. Ha? Huh? Ano po? Sa this episode, lumantad na po yung seller or yung breeder kung saan binili ni Marvelous yung aso ko. So my aso is just proven local breed and bought for 35,000 pesos by Marvelous Foss. And she sold it to me for 145,000 pesos. So confirmed, my dog is a local breed and did not come from Vietnam. Camel! Ah, at yung pong pinagbilihan ni Marvelous, nakausap niyo na po? Yes, kinakausap ko. Sila na po mismo lumapit sa akin dahil nakita nila yung Raffy Tulfo na episode and nakita nila yung screenshots na binibili ni Marvelous sa patay na si Scandalous. Local breeder yung aso ko. Binili po ng 35,000 ni Marvelous. Yes. Okay. Ayan po, Ma'am Marvelous. Oh, yung binenta mo rin kay Ma'am Carla, binili niyo sa isang breeder, local. At ngayon, pinatungpatungan niyo raw, tubong lugaw. About po kay Miss Carla, sabi ko nga, ay, syempre may sarili na rin po na pinapaniwalaan yung mga napo si Miss Carla. Now, I don't blame her. I don't, ano ko, ano na po pinapaliwala. It's simple. If she doesn't want the dog, it's okay. I'll refund the dog. Opa. Okay, sige po. Pero ma'am, itong issue eh. Kasi sinasabi mo sa iyong mga customer na imported galing sa Vietnam, in the case of Ma'am Carla, eh yet hindi pala galing sa Vietnam. Niloko mo sila. Ito pala ay locally breed lang ng mga aso. Binili mo and then i-resell mo, patong-patong na po yung presyo. Sir, when we say po kasi na local breed, dito lang talaga pinanganak, na wala po kami naging indication kay Miss Carla ng about sa pedigree. Now, ma'am, it's no longer, hindi na po yung pedigree pinag-usapan dito. Yung pong panluloko, this deceit. Kasi sinasabi niyo po sa kanila, i-import pa to from Vietnam at ikaw mag-i-import. Tapos meron ka pang mga binabagit ng mga broker, import clearance, etc., etc. And yet, hindi pala. Binili mo lang to sa isang local breeder. Tama ba ako, Miss Carla? Sir, kasi po, ano, much better na kung yung proof na nila na sarili nila is yung labas na nila, di ba yung mga pinost po nila. So, sa akin po kasi I have proof din po na binili ko yung sa tao. Now, I don't blame both sides. Both sides sa sariling paniniwala. I know the truth, she knows the truth. But ako po, I strictly say na kapag hindi naman talaga na ayaw niya talaga, I could refund the dog. Okay. Well, ayaw niya po magpa-refund. Ang gusto niya po ata magsampa ng kaso sa inyo. Unfortunately. Opo. Okay. So, Ma'am Carla, hindi niya kaya sagutin doon sa inyo? Sa topic. 145,000 ang benta sa akin. Ang nabili niya sa breeder, 35,000 local toy poodle. So, ngayon ko lang nalaman actually lahat ng correct details. Buti mabait yung seller to tell me na bibigyan nila ako ng certificate of pedigree. So, at least alam ko na kung ano yung birthday ng toy poodle ko, kung ano talaga yung breed niya, hindi na siya big question mark. At for me, very thankful ako na malaman yan lahat, to be honest. Ayun. Okay, ganun siguro nangyari kay Ma'am Jocelyne. Ma'am Jocelyne, baka ganun din sa inyo, baka locally breed lang yon. Kaya nga ho, sa totoo lang, ayun na ho namin. Pero dahil sa sitwasyon na to, nakaka-dishearten na pwede palang magawa ng kalokohan kung lax ka lang at kung pababayaan mo, thank you na lang. Habang yung mga nambiktima ay nagpapakasasa, nag-take advantage sila, diniscount nila yung pera at yung feeling nung tao na gusto makakuha ng imported na aso. So these are the reasons. It's more than a feeling. Satisfaction. Kaya pag napatunayan na may smuggling na nangyayari, nakakalungkot yon sa dog world. May mga tao na sinasamantala yung kahinaan ng kliyente. Kahit magpalit pa po siya ng dog sa amin, wala na po yung trust dahil okay. Nasira na. Okay. Ma'am Marvelous, eto po, si para mapabilis tayo ng konti, si Samantha Lim na lang. Ma'am Samantha, may gusto kayong sabihin? Yeah, sabi mo, papala lang yung paper. That was 3 years ago. And then I kept on following up. Asa na yung papel, sabi mo, your handler was shipping it lang. Ito, after 4 months, I followed up. Sabi mo, ganun pa rin. And then kahit hindi na lamang bibili sa'yo, hindi na lamang trigger. Notorious ka pala. Marvelous, scandalous. The point is, he never did, and then he told me that I'm stuck, and I couldn't contact him because he said I was screwed, I would be a worse customer, but you're the worst seller. Ayan. Narinig po yung Ma'am Marvelous, halos maiyak-iyak si Ms. Samantha Lim, sobrang galit, matagal na pala. Iniintay niya yung mga papeles at hanggang ngayon wala pa rin. Actually sir, kahit naman po yung, hindi ko na po kasi talaga maalala yung transaction namin. No, kung mag-follow up naman siya sa akin ngayon, nandiyan na yung pedigree niya, I could give it. Sige, so Ma'am Samantha, pag mag-follow up daw kayo sa kanya, nandiyan na rin po yung papeles ng aso niyo, okay sa inyo? Walang papeles, pinadala nga. She said it was the paper. Pero ngayon daw po, Ma'am Samantha, ngayon daw nandiyan na yung papeles. Pwede niyo lang kunin. Wala.
Hindi, ngayon daw, nandiyan na raw, available na yung papeles, kunin nyo raw anytime. After 3 years? At 3 years? Eh baka galing sa rekto, yung papeles na ibibigay sa'yo, delikado. Nako. 3 years? 3 years? Original na papeles. Nako po, eto ngayon. Sandali lang, Ma'am Marvelous. Joseph Timtiman, OIC Inspection Division, Business Permit and Licensing Office. Tagal nyo na, ilang taon na, no? Mr. Joseph Timtiman, sir, magandang hapon. Magandang hapon po. Meron lang registration sa Quezon City BPLO Licensing Office na ang pangalan po ng negosyo ay Marvelous Boss? As of now, kinecheck pa po natin yung records. Pero initial search po sa ating system, wala pong mga peer. Ngayon, pinapasearch ko lang po, baka merong ibang iba silang data on hand. Okay. Ma'am Marvelous, meron pa kayong lisensya sa BPLO? License to operate? Sir, hindi po ako pet shop. Online lang po kami lahat nakikita. Regardless ma'am, kasi kumikita na po kayo, pinakakitaan niyo po itong negosyo ng ito, and you're making hundreds and hundreds and even millions of pesos in a year, you should have a business permit. Tried na po na magpa-register, sabi nila wala daw po pumapasok sa akin na ganun. Well, kung hindi po kayo nakaka-register, you better shut down dahil kung hindi ma'am, mapaparate namin kayo. At ito po, nagtanong na rin po kami sa Bureau of Animal Industry, wala rin po kayo permit sa BAI. Yes, sir, yung sinend ko po sa inyo, yung sa Pinyo, yun po yung notice of quarantine namin, yun po yung imported. Iba po yung notice of quarantine, iba po yung imported, pero yung dapat po, meron kayong permit sa BAI, meron kayong permit sa BPLO. Pag wala kayong permit sa BPLO, wala kayong permit sa BAI, wala kayong permit sa DTI, we check sa DTI, hindi po kayo register sa DTI. Therefore, tatlong ahensya ng gobyerno ang mag-rate po sa inyong establishmento dahil nag-operate kayo ng walang permit. Sir, kasi we tried na po talaga to find permit and we even asked our lawyer. So, ma'am, kahit na 1,000 lawyer pang iharap mo sa amin, ang katapatan niya, sasabihin na ng BPLO, wala kayong permit sa amin. Sasabihin ng BAI, wala kayong permit sa amin. Sasabihin ng DTI, wala kayong registration sa amin. Bobo enough na po yun para ipa-shutdown kayo. Ma'am? Hello po? I-stop nyo na po muna operation nyo, ma'am, dahil kapag hindi, ipaparate po namin kayo. Opo, it's okay po muna. It's a stop operation pa rin po muna para sa mga, para mag-settle muna yung mga pedigree nila, para good. Yung kay Miss Ison, kay Carla, lahat, para mag-settle muna lahat. I'm stopping operations po talaga. Stop operation, tama. Kausapin nyo po lahat sila. Stop operation, dahil kapag hindi po kayo nag-stop, ipaparate po talaga namin kayo, ma'am. Opo, I understand. And we are really stopping operations po as good. Of now. Good. Effective immediately as of now. Tama, ma'am? Opo. And yes, then, po. Talk to these people, to sa mga customer nyo. Kawawa naman sila. Nagtiwala sila sa inyo dahil sikat po kayo. In fact, sa post ninyo, maraming mga sikat na artista, mga sikat na politiko, customer nyo, kaya nainganyo silang bumili sa inyo. You got their trust simply because you posted in your blog mo na mga customer mo, mga big time. Eh, hindi ko alam bakit yung mga big time ng mga customer mo walang reklamo. Pero siguro, I don't know, meron kayong ginawang diskarte na sila inalagaan mo ng husto, pero itong mga hindi artista, bahala na. Parang ganun. Anyway, sige mama, stop niyo na po mama. Yes po, and willing po ako to settle with everyone. Okay, isa-settle mo everyone. Dahil kapag hindi ma'am, pag nagdemanda po sila ma'am, magagamit po yung mga dokumento galing sa BPLO, sa BAI, sa DTI, na wala kayong permit sa kanila, then lalo pong lalakas yung kaso itong mga complainant ninyo. Okay ma'am? Yes po sir, we understand. Okay, so Ma'am Carla, Ma'am Joyce, Ma'am Jocelyn, Ma'am Samantha. Okay, makikipag-ayos daw sa inyo si Ma'am Marvelous. Kapag hindi ma'am, tutulungan namin kayo para makapagsampa ng kaso. Gagamitin natin ebidensya na wala siyang permit to operate sa mga ahensya ng gobyerno. Therefore, lalo siya matitiin. Okay? Thank you so much, Raffy. Thank you so much. Thank you po. Magandang hapon po sa inyong lahat. At nakita natin dito na hindi lang naman first time eh. Perennial na ginagawa. Maraming nagre-reklamo. At nung may nag-voice out, kahit nalipas ng panahon sila, ay sinubukan nilang makisama. Anong sinasabi? For awareness. Wala nang halaga sa kanila yung pera. Just for awareness na may mga ganitong pangyayari na niloloko, walang maipakitang papel. Dinidelay. Taon ang binibilang. Hanggang sa magkalimutan na. Napakabahong style. So this is an eye-opener sa mga dog lovers, dog breeders, na may mga possibilities na ganito. Actually, hindi lang naman ganito. Ano yung mga risk? Minsan nga, kausap mo yung mga seller pa from China na hindi mo naman nakikita. Bibigay mo yung pera mo ng buo, hindi mo nga personal nakikita yung aso, pero pikit mata mo, na iti-take yung risk. Swerte kung walang aberya. Pero dito sa sitwasyon na to, sa programa ni Idol Raffy Tulfo, ay kapwa Pilipino, ang pinanggagalingan ng kalokohan. So beware mga kababayan!